Hi, hello, Paul. So, good afternoon. Okay, so, maghintay-hintay lang tayo ng mga viewers natin. So, please, kung may viewers, pasok na. Para maaga tayo makapag-start. 5 minutes before 3. So, waiting lang po muna tayo ha. So, yun po. Sana po nasa mabuti pa rin tayong kalagayan. Ingat pa rin po. Yes, so meron na tayong viewers, apat na. Please mag-comments naman kung may comments, kahit present lang. Para makita natin kung sino po yan. Yun, may nagla-like na. Okay, so kung sino-sino po yan, yun, si Sir Joseph Chua. Okay, so welcome sir. Shout out sa'yo, sir. Yun, okay. So, 11 na, 12. Yun. Yun, si Sheridan Barcia. Shout out, sir. Si Ma'am Juan. Shout out po, Ma'am. Brian Garlet. Shout out po kay Sir Brian. Okay, so, abang-abangan ko mga viewers natin. So, pag medyo marami-rami na tayo, doon na tayo mag, ano, no? Mag bigay ng mga info na dapat natin gawin ngayon. So, yun. Sir Mark Anthony, present. Okay, si Ma'am Sally Herbasio, sa service manager natin. So, shout out kay Ma'am Sally. Uy, si Kinit! Kinit! Marabilia, shout out! Sana nasa mabuti ka rin eh. Ingat. Sir Simon, absent ako sa trabaho. Absent ako sa trabaho, sir. Ganun, sir. Sige lang. So, ano to? Ma'am Erby o... sa basta, kay Erby Dilis Reyes. So, present. Shout out po. Paulo Capacia. Okay, so ilan na? 11. 11 na viewers pa lang tayo. Ano pinagkaiba ng 140 sa 190? Okay, so sagutin natin yan mamaya, sir, no? So, of course, siyempre, maraming pagkakaiba yan. So, mamaya na natin sagutin yan sa, ano, sa comments. Sagutin natin mamaya, sir, Joseph. Sir Jim Biahi, present. Okay. Ilan na ba? 11. Ba't 11 pa rin? Hindi nagka-count ah. 14 na yun, 14. Okay, so 14 na. So, sige lang. Present lang na present. So, yun, 20. Okay. So, 20 na tayo. Malapit na, malapit na. Twenty-seven. Okay. 27. Sir Harley Pobre. Present. Okay. Larry Valdez. Si Ma'am Det Velasco. Okay. Present din po. So, yan. Shout out sa lahat ng mga viewers. So, 27 pa rin. Mabagal mag-update yung cellphone ko ah. Sa inyo po dyan, mga ilang viewers na po tayo. Okay, so yan. Present na po ng present para makarami na tayo kagad. Sir Nathan, so yun, Sir Nathan, oh, matindi, no? Sir Nathan, so kamusta ka dyan? Ingat pa rin po. Michael Caceres Ibanez.
Okay. So, sige lang po, para makita ko muna kung sino yung mga viewers ko. So, yan. Konti pa, mga ano pa lang, 30. Okay, so konti pa para makapag-start na tayo. So, yung attendees ko na kasama ko sa Bosch eh, si Ma'am Sally pa lang, no? Si Kenneth, yon, dalawa pa lang sila ni Kenneth. Number 32, si Ma'am Det Velasco. Number 32 daw siya. Ah, 36 pala. 36, so yun, 40 na. Okay, so 36, 40. Si Rimko. Shout out sa mga taga Bosch. So, yon, shout out sa pinaka-boss natin, William Go. Sa boss namin, si Golden Maranan, shout out din. Okay, shout out din sa mga kasama ko, sa mga counterpart ko sa Cebu, Davao, si Michael Jopol, Roy Cheng Pinyosa. Shout out na rin kay Michael Salinillas kasi dati hindi ko siya nakita kaya shout out na rin. So na 40 na, nasa 40 na tayo. Konti na lang. Okay, so shout out din kay Ma'am Ims, si Jema Alviso, si Sir Ronaldo, oh, nakakaway pa. Shout out Sir Ronaldo. 44. So yun, number 44 si Sir Nitan. Shout out din kay Ma'am Marie, yung nag-aayos ng raffle natin, mga raffle winners. So yun ya, yung raffle natin suspended muna natin, no? So habang hindi pa namin na settle lahat, so pag na-settle na lahat, saka na lang tayo ulit mag-raffle ng ano, ng mga kailangan yung giveaways. Okay, number 45 viewers. Number 45. Okay, si Ma'am Det number 45. Okay, so sige, pwede na mag-start. So 45 na tayo. Okay, once again, welcome to our, of course, 3 PM habit. So ito yung mga online training natin. So kung nagtataka kayo, iba yung background ko ngayon. Nandito kasi ako sa headquarters namin, sa may office, so sa McKinley. Okay? So ngayon, yung service week natin, extended pa rin yan hanggang June 30. So yung free pick up and delivery natin na service, so yan, nadagdag na natin ngayon dyan si DMD. So kung napansin nyo, kapupost ko lang, yun na lang yung post para makita nyo na. Hindi ko napapakita yung laptop ko kasi medyo malabo din pala sa pag-review ko ng ano ko, ng online training ko, no? So malabo pala, hindi nyo rin mabasa. So pinost ko na lang ngayon, na ngayong hapon lang, para mas mabasa nyo, mas makita nyo yung ano, mga contacts doon. Okay? So bago tayo mag-start, kunin ko yung armas ko. Okay? So ito yung armas ko. Suot mo na ako ng apron. Kung kayo may apron, ako may apron din, di ba? So pambansang apron. Kung may pambansang table saw tayo, may pambansang apron din tayo. Okay? So start. Start na tayo. Tama-tama. Okay, nasa 50 na tayo. So our topic for today is circular saw. So circular saw, GKS 140. Okay? So ito yung bagong nating circular saw. So of course, mga hand tools muna, no? So mayroon tayo ngayong mallet hammer, okay? Ang cordless natin, so yan pa rin yan. Flat screw natin, mayroon pa rin yan.
yung pin natin na alambrela. Okay? Then Phillips screw na PH2, okay? PH2. At saka yung flat screw pa rin natin, kasama pa rin natin 'yan. Saka yung screw bit adapter, okay? So kasama pa rin natin. So again, sa mga comments, comments lang. Mamaya na natin sagutin 'yan after ng session natin, okay? So, of course, dito sa circular saw, ang gagawin natin, same pa rin, paandarin muna natin kung talagang umaandar. Bago natin buksan kasi mamaya hindi siya gumagana pagka nabalik na natin. So, ingat lang, nandyan yung blade, nakakabit. So, testing. Sounds is good. So, good naman. Okay, so next, nabunot ko na sa kuryente, baka mamaya hindi nyo nakita. So, sabihin nyo nakasaksak pa rin. Yan. Nabunot ko na yan. So, safety first. Boss priority is safety. Again, so, tanggal muna natin yung accessories. Kasi nga, once na yung tools natin ay hindi natin ginagamit, lahat ng mga battery, tinatanggal natin. Lahat na accessories, tinatanggal natin. To prevent masira yung battery or yung mga contacts ng cordless natin. Then, sa mga accessories naman, to prevent mag-stack up. So, mahirap kasi pag nag-stack up na yan, pag kinalawang na. Mahirap na siya, tanggalin, okay? So, mayroon tayong dito spindle lock. So, spindle lock. So, spindle lock. Okay? Then, tanggal ang blade. So, tanggal na yung blade. Ayong ano, yung screw niya. So, hilira pa rin natin yan dyan. Pati yung alay natin, wala na natin. So, safety pa rin. Hawak lang dito. Okay, so, tanggal muna natin yung flange. Okay, so yung flange niya, pwede naman siya baliktaran. So, wala naman siyang naka-indicate kung sa may top siya or sa may bottom siya. So, halos parehas lang naman yan. So, blade, tanggal. Okay. Okay. So, yan na siya. Wala na siyang blade. Kasi mahirap na. Baka mamaya pag ikot-ikot natin, masugat tayo. So, yan yung pinakadelikado. Alam niyo naman, matalim na matalim yan. Next, ang sunod natin itanggalin dyan, yung carbon brass. Okay? Para pag natanggal natin yung carbon brass, safe na tayo magbukas ng circular saw natin kung saan man tayo gusto mag-una. Okay? Pero ito yung ituturo ko sa inyo. Ito yung step by step talaga siya. Para may idea kayo kung paano mag step by step para sa circular saw. Okay? So, carbon brass. Flat screw lang to. Okay? So, ito yung cup. Ito yung carbon brass niya. Ganun din sa kabila. Okay, so ito na yun. So, kung may tanong kayo, pwede naman sila interchange kung ano, kasi parehas lang naman yung laki, parehas yung haba, parehas din yung cup niya. So, walang problema kung magkapalit. So, natanggal natin yung carbon brass niya, libre na tayo magtanggal ng armature. So, pero of course, tanggalin pa rin natin muna yung dito, yung lock sa base. Okay, kung napansin nyo, kumuha natin yung base natin, kasi ito yung lock. So, yan, tanggalin natin yan. Okay, so may washer pa siya para doon sa dulo ng lever. Nagala natin ulit dyan. Hilira lang natin. Okay, so libre-libre na tayo. Kitang-kita nyo na, libre na tayo.
Hata natin yan. Okay, so libre na siya. Wala na tayong problema. Okay, so kahit ano mong gawin natin dyan, paikot-ikot, wala problema. Sinatanggal na natin lahat yan. So next, tanggalin natin dito ay itong guard niya. So ito yung guard. Tanggalin natin yung guard niya. So kailangan ko siya ibaba dito sa apron ko para makita ko yung washer. Kasi pag malayo, hindi ko siya makita. So kailangan ko siya dito sa baba para masundot ko siya ng flat screw. So sana makita nyo. Medyo pinalayo-layo ko na siya. Okay? Dito kasi siya sa may malapit sa spindle. So pasensya na kung medyo malayo. Kasi kailangan ko masundot yung washer muna dito. Yan, okay? So nung nasundot ko na siya, pwede ko na sa pakita sa inyo kung paano siya tanggalin. Ito siya. Inangat ko lang. Yan. Paikot lang yan. Okay, so yan na siya. So paikot siya parang spiral spring. Yan, parang spiral spring siya pero flat na flat siya. Okay. So flat siya. Yan yung lock para dito sa may guard natin. So ngayon, angat na natin yung guard. Okay. So may spring pa siya. Nakakabit yung spring. So ngayon pagtanggal ng spring, ganun mo lang. May nakasabit lang dito sa loob. So hope na makita nyo. Pero kung hindi naman, okay, so yan. May nakasabit lang siya dyan konti. So okay. So yan na siya. Nagay lang natin ulit dyan. Then may screw dito para doon sa may dulo kanina, para doon sa lever. Para dito sa base niya pag adjust natin ito. So nandito yung screw. Tabi lang muna natin, baka mahulog. Okay, so yan na siya, libre-libre na. Ganyan na siya. Okay, so sana makita niyo pa rin. Kung gusto niyo titingnan yung ano, yung grasa at saka langis. Oy, langis, grasa talaga pala, sorry. Gusto niyo makita yung grasa, so tanggalin talaga natin itong flange, gear flange, okay? So tatlong screw lang to. Okay, so yan. Okay. So parehas lang naman ang haba ng screw na to. So yan. Tatlo lang naman. Then angat lang natin. Okay, so yan na, makita na natin yung gear. Then may washer siya, may gasket. So nandyan yung gasket. So no need naman na tanggalin natin kasi tinignan lang naman natin muna. So mamaya pagka maintenance, saka ko sabihin. Okay. So kung napansin nyo, yan na siya. Okay, wala na siyang sapin. Wala na siyang gear. Okay. So next, ay natanggalan natin, di ba? So next natin tanggalin itong motor housing niya. So handle cover, motor housing, yan yung kasunod. Okay? So gamit pa rin natin yung Phillips screw PH2. So tanggalin natin yung mga screw. Sumasama sa Phillips ko. Kung gusto sumama, sama na natin. Okay. Sana natanggal ko na lahat. Okay, tanggal ko na lahat. So yan lang, angat lang siya konti. Yan lang siya. Okay? So tabi lang natin dyan. Then itong safety lock, dapat tanggalin nyo na kagad to kasi
nakapatong lang siya. So baka mamaya hindi niyo mapansin pag buhat niyo, nataob niyo. So matanggal to, then natanggal yung pinaka spring. So pag natanggal yung spring, mag tumalsik, hindi na natin makita yan. Okay? So ganoon pa rin, tandaan lang posisyon. Pagtanggal, baka mamaya magpa-sell tayo pagbalik. So tandaan lang natin, bawat tanggal natin, tandaan natin yung posisyon na yan. So lumabas na yung switch, ayan na siya. Okay? So kung nadadalian kayo, madali lang talaga yung circular saw. Okay? So ang mahirap mga rotary hammer, okay? So, mga 2 kilo, 3 kilo, yan, 5. Okay? So yun yung mga mahirap na buksan. Okay? So angat lang, ayaw nyo sumama. Ayaw nyo matanggal, iwanan natin siya. Isa lang natanggal. So tatlo lang din. Ito yung pinaka screw niya sa may motor housing, medyo malaki-laki na mahaba. So kumpara doon sa may cover na medyo maiksi lang. So yan, libreng-libre naman tayo, wala naman tayong problema. Pag-angat, alog-alog lang din. Okay, so yan na siya. Simple lang, magbukas ang circular saw, di ba? So nakatay mo na lahat kaagad. Kitang-kita na yung fill coil niya. Okay? So, lagay lang natin dyan. Tabi lang natin dyan. Kung gusto nyo mag-check ng pinaka-shafting ng armature o kaya yung bearing doon sa kabila, so, alam nyo naman kung dito, silipin, medyo mahirap i-check. So, kung gusto nyo talaga, tanggalin ito. Dito na natin magamit yung mallet hammer natin. So, dito ko siya tanggalin sa body ko, okay? So, pero makita nyo pa naman, di ba? Okay, so wait lang. Baka hindi nyo makita, adjust ko konti. Yan. Okay, so para makita nyo lang, sana nakaganyan talaga siya, naka-flat. Pero para makita nyo lang kung paano, sample lang. Hawakan yung armature. Dito yung pokpok sa main guard niya, sa pinaka gear housing niya. Okay, so dito yung pokpok. Kabilaan, hindi pwedeng sa kabilang side lang, pati dito. Okay. So, lapag ko na siya ngayon para medyo may pwersa ako kasi hindi ko siya mapupok na malakas kung wala, hindi siya nakalapag. Okay? So, natanggal ko na siya. Ayan ang pinaka-armature natin. Kung napansin nyo yan, yan, itong bearing na to, ito yung nakasalpak dito sa may butas. So yan, okay? So itong butas na to. Dito. Yan. Diyan nakasalpak yung armature natin. So kung nakita nyo rin na pinukpok ko, medyo force-fitted kasi ito sa gear housing, yung bearing natin. Para talagang fit na fit siya dito sa gear housing, hindi siya magagalaw. Okay? So yan yung pinaka-motor housing niya. Pinaka-housing ng bearing natin. Compare mo dito na ang pinaka-housing nito ay ito lang yung plastic. Okay, yung plastic sa loob. So yun, sa loob kung may butas. Sana makita nyo yung butas yun. So nandun, may ano rin siya doon, may rubber din siya doon. Nandun yun yung rubber bushing. So rubber bushing tawag namin dyan. Okay? So yun. Tanggalin natin, sumpitin natin ng flat screw. Para makita nyo lang siya. So, ito siya. Yan. So, kung dati yung rubber natin, napansin nyo may lock dito, nakaganon, clamp. Ito wala, flat lang siya. So, kung flat, hindi mo siya dapat ipuna dito, lagay sa bearing. Dapat,
itong rubber na to, doon mo talaga una nakalagay sa butas sa loob na sa butas ng motor housing, ha. So, ipwesto na natin yan doon. Okay. So, yun, nakapwesto na sa doon, sa pwesto niya sa butas. So, yun, sa loob. Okay. So, next. Dahil nakatay na natin, na isa-isa na natin, nahiwalay na natin. So, kung napansin nyo, may spring dito. So, ito yung tumutukod sa may gear housing pag tinulak mo yung spindle lock. Okay? So, kung napansin nyo, tumutukod yan, madulas lang dito sa bearing, ha? Tumutukod siya ganon, dumudulas siya. Kasama siya doon sa armature natin, hindi talaga siya matanggal. Matatanggal lang ito pag pinull out natin uli yung bearing natin. Okay? So, doon natin ito matanggal siya. Naka-fix siya doon sa may armature shop. So, mamaya, makita ko sa inyo kung ano yung position nito sa may gear housing natin. So, again, tapos na rin tayo mag-backlash. So, ang problema natin mamaya, ang pagbalik. Pero of course, sunod noon, pag na-backlash na natin, ay maintenance na. So, ano po ba yung dapat i-maintenance dito sa circular saw? So, okay, total na dito na tayo sa armature, nakahawak. So, again, ulit. Yung bearing. Okay? Kung napansin nyo yung bearing natin, metal shelf siya, hindi na siya rubber shelf. So, kung alam nyo na wala naman alog talaga or hindi naman talaga defect yung bearing natin, medyo tuyo lang, naramdaman lang natin na medyo magaspang. So, kuha lang tayo ng motor oil, patakan natin to sa taas na nakaganyan. Patakan natin yan. Tapos, iikot lang. Okay? Ikot lang natin. Pwedeng hawakan yung bearing, pwedeng armature ikot. Okay? Ganun lang. Para mag-penetrate yung oil sa loob ng bearing para ma-lubricate yung mga ball bearing sa loob. So, mapapansin nyo yan na gumaganda na, dumudulas na, gumaganda na yung ikot ng bearing. Okay? So, sa kabila, punasan ko kasi tingnan ko kung, sige, tanggalan ko lang muna ng grasa. Kasi sayang yung grasa. Balik ko dito sa gear housing. So, okay. Mas maganda na naman to ulit. Kung napansin nyo, rubber seal. So, pag rubber seal, ganun lang, sundutin natin para matanggal itong rubber nito. So, yan. So, yan. Matanggal natin yung rubber seal niya. So, andyan yung bearing. Okay? So, kung alam natin medyo marumi yan, linisin lang natin yan. Bugan lang natin ng hangin. O kaya, linisin natin konti ng gas or crudo. So, huwag naman masyadong marami para madali lang mag-linis rin ng crudo. Okay? O kaya gas. So, next, pag nalinis, regrease lang natin yan. Regrease, lagyan ng grasa yan. Pag nalagyan ng grasa, balik lang natin yung rubber cap. So, ganun lang. Diin lang. Okay, so nandyan na siya ulit sa pwesto niya. So, yun. Ay, shock. Sorry. So, yun. Tumalsik na yung spring ko. Mamaya ako na hanapin. Kasi nadiin ko siyang ganun. So, tumalsik. So, ngayon, ang maintenance, bugaan na natin uli ng hangin itong mga winding. Okay? Bugaan ang hangin yan. Ganun pa rin doon sa may commutator niya, punasan lang, basahan lang. Pag medyo alam nyo marumi, punasan nyo lang ng basahan. Okay? So, next. Tapos na yung sa armature. Next natin dyan, itong gear housing. Okay? So, gear housing. Total, alam naman natin na yung butas ay malinis na grasa. So, yun nga, pag marumi lang, saka natin linisin yan. Hugasan din natin. Total, wala naman masisira dito pag hugasan natin. Ganun din sa kabila. So, yan, yung butas na yan. Hugasan lang din natin yan para matanggal yung mga lumang grasa. Para malagyan natin ng panibago. Okay? So, next. Patuyuin lang din. Patuyo, hanginan. Para mabilis tumuyo.
ito bugaan lang din to kasi maraming mga dust dito pumapasok. So kahit papaano may pumapasok mga dust dito. So bugaan lang din natin yan para malinis pati yung switch, malinis natin. Ganon din sa loob, dito sa motor housing, bugaan lang din natin ang hangin yan. So mas maganda talaga may compressor tayo para doon sa tawag ito, sa pag-blow natin ng mga dumi sa ano, sa power tools natin. Okay? So wait lang. Okay, tumalsik yung spring ko. Sana yung spring ko tumalsik. Yun na. Wait lang ha. Pasensya na ha. Medyo na-diin ko kaya tumalsik yung spring. Hanapin ko muna. Okay, so pasensya na. Sa interruption konti. Yun niya, yung spring naulog lang sa ilalim ng lamisa ko. So ito yon kasi dito yan nakasalpak. Okay? So tanggalin na natin para hindi matalsik ulit. So pagtapos natin mag-maintenance, ang next natin ay siyempre assemble na natin to. So paano ba natin i-assemble ito ng tama rin? So next, nalinis na natin, na-regress na natin yan. Ang isipin na lang natin kung paano natin ibalik. So kung nahilira nyo naman siya, nasunod-sunod nyo naman. Okay, so adjust ko ulit. Yan, kung halimbawa nasunod-sunod nyo naman yung tools nyo, nahilira nyo naman siya ganyan. So alam nyo na kung ano yung una nyong tinanggal, yun yung pinakahuli ibalik. So may step by step pa rin kayo doon para doon sa mga parts na tinanggal nyo. Then, ang tawag ko doon, sa sinasabi ko kanina, na bago tanggalin, alam natin kung paano ibalik. Ang pinakatawag ko doon ay positioning. So dapat, alam natin yung position ng mga binabaklas natin. Okay? So, balik na natin. Okay? So kung napansin nyo, yung basahan kung nandyan pa rin yan, para hindi dumulas. Okay, so huwag natin kalimutan yung tinanggal natin spring. Kasi baka pag nakabit na natin to, mahirapan tayo mamaya mag backlash plate. Okay, so yan, kung napansin nyo yung medyo masikip dito para nakakapit yung spring natin. So position, ito siya. Sana huwag maulog yung spring ulit. So yan, nakaganyan. So nakaharap sa inyo yung curve ng gear housing natin. Ang position ng lock dito, ito siya. Okay, so dito siya, paganyan. Magsalpak. So yung spring, makita ko sa inyo kung saan nakaposisyon pala. Baka hindi nyo makita. Ito yung posisyon ng spring. Sana makita nyo yan. Okay, so may slot dyan. Ito yung bahay niya. Okay? So, yan lang pinakita ko. Kasi hindi nyo makita pagka sinalpa ko na to. Okay? So kailangan nakapwesto na yung armature mo, nakapwesto na rin itong spindle lock doon sa pinaka slot din ng gear housing kasi may slot din yan dito para dito sa pwesto niya. So yan. Position natin. Okay. Okay na yan. Next, baba akong nasa dito ulit. Kaya kailangan kong pukpukin pabalik yung armature kahit konti lang. So, gawin pa rin natin ito. Dandahan lang dito sa may pinakadulo. Okay.
Eh kung napansin nyo, pinisto ko siya. So yan na siya, nakapisto na yung ano, yung spindle lock natin. Pati yung spring, kailangan silipin doon sa ilalim kung nakashot doon sa bahay niya. Bago natin eh, final diin yung armature. Siya. Final na yan. Okay? So, andyan na. Nakapisto na yung lock. Next. So, armature na. Ayaw, armature na. Motor housing na. Salpak lang. Nandun na rin naman yung rubber sa loob. So, salpak lang yan. Baka mapansin nyo, medyo mabilis-bilis tayo konti. So, yung screw. Okay, number 7 lang. Hey. Okay. So, pwede natin iikot yung dito yung armature sa ilalim. Yan. May armature dyan. Kung freewheeling siya. Okay? So, ibig sabihin, pag freewheeling siya, wala tayong sabit, wala tayong problema doon pag salpak natin ang motor housing na may kasamang field coil. Okay? So, freewheeling naman siya. Hindi nyo talaga siya makita kasi nakatago siya doon sa may ilalim. Okay? So, next. Of course, balik natin yung cover na dito sa handle. So, yan. Tapos, itong cover na to. So, simple lang naman siya. Lagyan natin ng screw. Okay. Oh, wait lang. Baka may isang screw ako na naiwan dito sa loob. Baka magdubli ako. Yun. So, meron akong magdubli. Okay. Dapat ito lang siya. So please comments lang dyan kung may comments. Mamaya na po sasagot. Okay. So ganoon pa rin. Yung paghigpit, hindi siya basta-basta na higpit lang kung saan-saan. So yung higpit, dito tayo mag-start. Kung makita nyo, dito tayo mag-start. Pag ganoon tayo. Okay. Para yung compress ng motor housing, tapos lagalan natin number 5 to kasi malambot lang to motor housing, cover lang to. Yan. Para yung expand ng plastic pa ganun. Okay? Kasi kung dito tayo mag-start baka lumubo pa ganun pataas. Dan na tayo dun sa pinaka motor housing, buong-buo na siya. So, pwede mo na siyang ikot-ikot. Next, ilagay muna natin yung bolt. Kasi baka makalimutan natin niya. Mahirap to mamaya ilagay pag nakalagay na yung guard. Okay? So, sunod natin to. Okay? So, kasi may pisto siya dyan na naka square. So, square yung pinakabutas dito. Yan, sana makita nyo yan. Square yan. So, may square din dito. Square din dito yung pinakailalim nito.
So pinakalock natin yan para hindi siya mag sama doon pag higpit natin ang lever natin. Okay? Okay? So ayan na siya. Next. Hindi na siya nakapatong sa basahan, madulas. Okay. So yan na siya. Next natin salpak ito gear. Okay, gear. Okay? So balik natin yung screw na tatlong piraso dito. Limitan na natin ang Phillips screw para mabilis. Okay, i-screw muna natin ang kamay para siguradong pasok na yung thread. Kasi mahirap pag naligaw tayo, pag naligaw yung thread natin, baka malos thread yung screw or kaya yung thread doon sa loob. Okay. So, yan, nakabit na natin yan. Para makita nyo ako na hindi na tumatayo, ito na lang. Okay? Kaso malayo, no? Hindi nyo makita. So, balik ko na lang. Tatayo na lang ako. Para makita nyo, kasi ito na yung medyo critical na side kung paano ibalik. So, ito yung spring. Yan, medyo may lock konti. Yan, okay. So, nakapasok lang naman dito sa may guard. So, ngayon, insert na natin to. Kasi kita nyo, gumagalaw. Parang pinasok lang din nila. So, gumagalaw siya. Hindi siya yung steady na spring lang na nakaganon lang, nakahook lang. So, medyo critical. Kailangan mo i-guide. Then, sundutin pa ng screwdriver. Okay? So, yan na siya. Nakasabit na siya ulit. So, ganun pa rin. Salpak na lang natin. Okay? So, balik natin yung coil spring natin. So, ganun lang. Ganito lang siya. Sana makita nyo ulit. Okay? Tapos, paikot lang din unti-unti. Okay? So, hindi na matanggal yung guard natin. So, almost done. Unti-unti na lang. So, pwede nyo pa rin uli iikot kung talagang freewheeling tayo. So, yan. Sana makita nyo. Okay. So, freewheeling naman tayo. Wala pa rin sabit. So, next ay ang carbon brass. So, yun. Tayo na lang ako ulit para makita nyo. Kasi ito yung mga pinapakita ko, yung mga medyo critical gawin. Medyo may kahirapan. So yan, sana makita nyo yan. So dapat ito nakaposisyon na siya sa ganyan. Para pareha sila direksyon ng carbon brass na pa ganun. Okay? So nakita nyo yan. So diin na natin ang kamay natin. Lalayan natin ang tulak ng pinakamatulis na lambre natin. Next, yung cup. Pabilisan to, pabilisan. Kaya mas mabilis ka dumiin. Okay? Sana nakuha natin kaagad.
Pa-reverse mo ng ikot para malaman natin kung shot. So, okay. Ayaw. Next. Ulit tayo, ulit. Kasi yun nga, pabilisan ito ng kamay. So, kailangan mas mabilis ka doon sa carbon brass pag release niya. Okay. So, nadali natin. Misa. Halos dahil. Next, kabila. Ayusin ko lang yung basahan ko, ha. Kasi pag madulas, mahirap tayo magtulak. Yan. So, ganun pa rin. Posisyon. Next, salpak. Okay, pabilisan ulit. Yun. Okay, nadali natin kagad yung isa. Isang salpakan lang. Okay. So, yun yung technique ng pagbalik ng carbon brass. Kung medyo mahirap, di ba? Kailangan mas mabilis ka dun sa carbon brass paglabas. Pag bago siya nakalabas, naka-deal ka na ng cup. So, siyempre, ikot natin ulit. So, medyo matigas na. Okay? Medyo matigas na kasi nakaipit na yung dalawang carbon brass doon sa may armature commutator natin. Okay? So, alam naman natin pre-wheeling, bago natin ilagay yung blade, bago natin ilagay yung pinaka-blade natin, kailangan siguraduhin muna natin na umandar na para sigurado. So, saksak na natin ulit. Alam naman natin na freewheeling siya, so wala naman tayo problema. For sure, yung pagpaandar ng mga ganito, one click lang muna yung switch. Okay, so ganun lang, tanggal agad. Para malaman natin kung may problema yung pag-assemble natin. Pero yun nga, yung freewheeling kanina, for sure, wala na tayong sabit doon. Pero para simple pa rin. Okay? Success! So, sa lahat ng viewers, mabilis tayo gumawa ngayon. Siguro 45 minutes. Okay? So, mabilis lang talaga yung circular saw kasi madali lang talaga siya buksan. Kumpara mo sa mga rotary hammer, yun, mga grinder, madali lang din yan. Mga drill, madali lang din yan. Okay? So, mahirap na talaga yung mga 2 kilo hammer, 3, 4, 5, 8, mahirap din yung 8. So, pagdating dun sa may 11 kilos, madali lang din siya, problema lang, malaki na talaga. At saka yung 1630, 27 kilos, okay? So, ngayon, for the finish, sige, dyan na lang din. Lagay natin yung blade. Go. Salamin mo na ako. Hindi na ako makapag-shoot. Okay? So, spindle lock. Yung higpit. Okay. So, swabe lang. Total, habang umiikot siya, humihigpit naman talaga yan. So, swabe lang. Okay? So, kung napansin nyo, umiikot na yan. Ayos! So, yun, sana ulit nasundan nyo kung paano natin
buksan, paano natin ibalik, at saka kung ano yung dapat i-maintenance natin dito sa circular. So, thank you so much. Huwag kayong magsawa sa pagpanood sa amin. Then, comments mamaya, sagutin natin yan. I hope na nasasagot na ng iba namin kasama dyan. So, ulit yung service week, pre-service and pick-up and delivery. So, libre yan. Tawag lang kayo, schedule for pick-up. Then, yung delivery, of course, pag natapos na yung tools nyo gawa, automatic, sila na mag-deliver yan. So, stay safe pa rin kung medyo nasa bahay pa rin tayo or nasa trabaho na tayo. So, doble ingat pa rin sa lahat. Okay, so shout out again sa Boss Family Team Power Tools. Shout out sa mga viewers natin. So, yun. Pagka medyo may problema lang, halimbawa, gusto nyo itanong kung paano nga mag-ano ng tools nyo. So, pwede naman doon sa Boss User Group. Pwede rin naman doon PM sa direct sa akin. Pwede naman po. Okay, so medyo na agad tayo. Thank you again sa mga viewers. Ingat and bye-bye. So, sagutin ko na lang yung mga comments nyo, ha? After nito. Thank you.